Hello mga boss, welcome uli sa ating channel. Ito na naman si Kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. Ang pag-aaralan po natin sa videong ito ay itong types of rebars o yung uri ng reinforcing bars. Iyan po yung pag-aaralan natin sa videong ito. Bali, ang pag-alam po natin no, sa iba't ibang uri ng bakal, napaka-importante po niyan, no? Kasi nowadays, meron na pong namemeke ng mga iba't ibang materyales sa construction, no? Isa na po dyan yung pamemeke nila sa mga bakal, no? Kaya tinalakay po natin sa videong ito, no? Tatalakayin natin sa videong ito yung mga iuri ng bakal para hindi po kayo mabiktima ng panluloko o sa mga uri ng bakal. Kasi meron pong bansa ngayon, no, na halos lahat ng uri ng materyales, no, napepeke, no, murang-murang nabibili, no, tapos sa peki pala, no, lalo na po itong bakal, napaka-importante po nito, no, kasi pag nakabili kayo ng peking bakal, no, yung mga peking bakal na kumakalat, minsan nakakalusot dito sa atin sa Pilipinas, no? Ipalo mo lang sa simento, oh, napuputol yung bakal, no? Sana po huwag kayong mabiktima, no? Kaya tinalakay po natin ngayon sa bidyong ito, no? Tatalakayin natin yung mga uri ng bakal para kahit paano makatulong po sa inyo na hindi kayo mabiktima, na alam po natin yung mga uri ng bakal. Sana po panoorin nyo itong video natin, no, dito sa types of reinforcing bars magmula sa umpisa hanggang sa dulo, no. May matututunan po kayo sa video nating ito. Ang una po nating tatalakayin, no, dito sa mga uri ng bakal, no, i-discuss muna po natin kung ano po ba yung reinforcing bars o tinatawag na rebars, no. Ito daw pong rebars, no, o rebar known when mass as reinforcing steel, no. Is a steel bar or mesh of steel, steel wire, used as tension device in reinforced concrete and reinforced masonry structures, no? To strengthen, no, and aid the concrete under tension, concrete is strong under compression. Malakas daw po ang konkreto sa compression o dun sa pitpitan, no? Pero mahina daw po, but has weak tensile strength. Mahina daw po sa paghinatak yan yung concrete. Kaya sinusuportahan po natin yan ng reinforcing bars o yung bakal natin, no? Gaya po ng mga biga, no? Pag napwersa po yung biga, no, lalo na sa may bandang gitna, no, wala siyang bakal, madali pong mabali yung biga. Pero po pagka meron siyang reinforcing bars, no, o rebar, hindi po basta-basta bibigay yan. Matibay po yan. Kasi po yung bakal, malakas po yan sa tension o yung hatak, no? Yung pong konkreto, malakas po yan sa pitpit o pag-compress. Yan po yung gamit ng rebars sa konkreto. Malakas po siya sa compression yung konkreto, pero mahina naman po siya sa tension. Yung pong bakal, malakas po sa tension. Ayan po yung simple explanation dun sa meaning ng reinforcing bars. Kagaya ng nakikita natin mga boss, no, yung suspended slab o yung flooring natin, no, sa second floor, no, kailangang lagyan natin ng bakal yan, no, para kahit mabigatan yan, hindi basta-basta mawawasak, no? Kasi pag walang bakal yan, madaling mawasak yan, no, kahit magaan lang ang ilagay dyan, nabigatan lang ng konti, mawawasak po dahil mahina po yung tension ng konkreto, no. Pag may bakal naman yan, kahit mabigatan yan, hindi basta-basta mawawasak. Ayan po yung bakal natin sa nakikita natin dito. Okay mga boss, no, bago pala tayo magtuloy sa next topic natin, no, bali sana po pakipindot lang po yung like sa mga hindi pa po nagsasubscribe. Pakipindot po pala yung subscribe notification bell. Kung may time po kayo, pakishare yung video, no. Ang Mix ni Kuya YouTube channel po, merong playlist videos yan. Sana po panoorin nyo.
At sana po no panoorin niyo po itong channel ni Reynald San Agustin, no? Tungkol po 'yan sa paggitara o sa mga praise song, no? Bali mga kabalin, no, sana po sopan niyo po ining channel ng Reynald San Agustin. Panalbihin niyo po ring video na. Itamo pong mga ka-Christian natin, no, tulungan po natin si Reynald San Agustin. Maraming salamat po. Okay, ang susunod po nating topic, no, ito pong tinatawag na deformed steel bar, no. Yung pong normal na ginagamit nating bakal, no, sa construction, no. Deformed steel bar po 'yan, no. Yung pong deformed steel bar have ribs, grooves and indentation on the surface of the bar, no. That reduces the major drawback caused by mild steel bar, no. Caused by slippage and good bonding are achieved between concrete and rebar. Since meron daw po siyang groove, no, at saka ribs, no. Yung pong yung bonding po ng konkreto, no. At saka ng bakal, matibay po 'yan, no. Nakakapit po ng husto, no, yung konkreto diyan sa bakal, no. Yung tensile properties are higher than different rebars daw. These bars are produced in sections ranging from 6 mm to 50 mm daw po yung diameter. Ayan po yung deformed steel bar. Yan po yung madalas nating ginagamit sa construction. Ang susunod nating rebars na tatalakayin mga boss, no? Ito pong epoxy coated rebar. Meron po palang coated, no, na epoxy na mga bakal, no? Kaya po kino-coated diyan dahil maiiwasan po yung mga lawang. Ayan po, no? Lalo na po sa mga bansa na maasin, no? O yung tabing dagat, no? O sa dagat, no? O yung maiiwasan po yung mga sumobrang kumalawang yung bakal. Ito po yun, no? Epoxy coated rebar prevent corrosion. Ayan. And the problem that is causes manufacturers cover the entire bar of coating of epoxy. This water impermeable layer minimizes the chances the corrosion will take hold of the bar, the rebar, no. Ayan po yung mga lawang, no, yung maiiwasan po natin yung pagkalawang ng bakal natin. Kaya merong epoxy coated rebar. Dito sa atin sa mga Pilipinas sa mga boss, no, bihirang gamitin yung tinatawag na epoxy coated rebar na ito, no. Ayan, ang madalas dito sa atin wala siyang coated, no. Yung may groove, no, wala siyang coated. Ang susunod na tatalakayin nating mga bakal mga boss, ito 'yon, yung wala siyang groove. Ito mga boss yung tinatawag na mild steel round bar, no. Hindi kagaya nitong nakikita natin ito mga boss, no. Bali may groove siya, no. Ito makinis yung tubo o yung rebar na ito, no. Wala siyang groove. Kaya mahina po ito yung bonding ng concrete kung gagamitin ito. Halos hindi po ginagamit itong ganitong klase ng bakal, no, sa construction. Dahil makinis po yan yung bonding ng concrete at saka nung bakal, mahina po. Dudulas po yan, no. Kung titingnan po natin yung meaning ng mild steel round bar, the major downside daw po, no, to mild steel is that it has a relatively low tensile strength, no. Meaning, it will break more easily under tension. Ayan po, no. Than other steels. Kasi nga po, makinis yung bakal na yan, no. Dudulas po yan. Bali, it is generally used in fabrication, no? Manufacturing and repairs. Doon po ginagamit yan. Pero pagdating sa ilagay mo sa biga yan, sa poste, no? Dudulas po yung concrete. No? Ayan po yung mild steel round bar. Okay, dito po sa mga bakal natin, iba't ibang uri ng bakal, no? Meron pa pong ibang uri ng reinforcing bars, mga boss, no? Tingnan nyo na lang, no? Meron pang hot rolled deformed bars, no? Bali cold work steel bars, mild steel plain bars, no? Tapos pre-stressing
steel bars, tingnan nyo na lang po, no? I-search nyo na lang. Pero tayo, diniscuss po natin yung madalas gamitin, no, sa construction. Online po, sa internet, makikita naman po ito. Sa mga YouTube videos po, makikita rin naman ito. Ayun lang po, no, yung topic natin dito sa types of steel bars. Okay, kung nagustuhan nyo po yung topic natin dito sa types of steel bars, pakipindot lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.